Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So tayo po ay dadako ngayon sa araw po ng Wednesday sa atin pong online Bible study. At ngayong gabi po ay sa pangalan po ng Panginoon at Brother Elias, mga kapatid, na siya live dapat ngayon, pero ngayon po ay wala siya at tayo po ang nag-take over, mga kapatid. Praise God. So kaya ngayong gabi po ay sa mapagpalang gabi naman muli po sa ating lahat. So nawa po ang biyaya ng Diyos ay patuloy pong managana muli sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So purihin po ang ating Panginoon at sa mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Praise God. So sa tayo po ay magpapasimula ngayong gabi sa pag-aaral o pag-share, mga kapatid, praise God, ng salita ng ating Panginoon. So ako po ay samahan po ninyo, praise God, sapagkat ang gabing ito ay bigyan naman natin ng halaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid, praise God, sa buhay natin. So almost pang 3 days na po ngayon, mga kapatid, praise God, na tayo po ang nagla-live. Dahilan po sa hindi natin inaasahan na praise God na sila po ay may mga bagay na hinaharap o mga bagay na kailangan, mga kapatid, praise God, na kanilang asikasuhin. So ngayon po ay tayo po ngayon at hayaan niyo, samahan niyo po ako ngayong gabi, mga kapatid, praise God, at tayo po ay sama-samang makinig ng salita po ng ating Panginoon. Praise God. So kumusta po tayo, mga kapatid? Praise God. So nandito na, magandang gabi po sa inyo pong lahat. At nawa ngayon, mga kapatid, praise God, ay managana muli ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. So purihin po ang Panginoon at atin po i-share yung ating live, mga kapatid, praise God, upang sa ganun na maabot po ang ating mga kapatid, ang ating mga kasama sa linyang sa live natin, mga kapatid, maabot sila ng salita ng ating Panginoon. So kaya samahan niyo po ako, mga kapatid, at hayaan niyo pong i-share natin yung ating pong live ngayong gabi. Praise God. So so tayo po ay mag-start na siguro, kasi yung oras po natin ay medyo late na tayo nakapag-start, sapagkat sinabi ni Brother Elias ay ngayong hapon na po, mga kapatid, na hindi po siya makapag-live. So kaya ngayon, sinikap po natin na kahit papano sa ganun paraan ay makapag-live pa rin po tayo, mga kapatid. Praise God. So salamat sa Panginoon at sa lahat po na nandito. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So siguro bago tayo magpatuloy sa ating pong programa, tayo po ay mag-pray. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Praise God. Habang naghintay tayo sa ating mga viewers, ay samahan niyo po ako na tayo po ay mag-pray sa pangalan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So itong ating ginagawa ay patuloy natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay na ginagawa natin, mga kapatid, sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So let's pray together. Lord, salamat pong muli sa pagkakataong ito. Kami po ay makapag-live. Samahan niyo po kami at ingatan niyo kami, Panginoon. At sa gabing ito, Diyos, ay ang programa ito ay magsilbing biyaya sa bawat isa sa aming Panginoon. Higit sila sa spiritual na biyaya na kalakasan at spiritual, Panginoon, na pag-blessing sa bawat isa sa aming Panginoon. I pray, Lord God, for anointing, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, na yung lingkod o Diyos ay patuloy, Panginoon, na ang biyaya mo ay manangan sa aking buhay, Panginoon. Sapagkat sabi ko nga, wala po akong magawa kung wala kayo sa aking buhay, Panginoon. Kaya pangunahan niyo po ang iyong lingkod o Diyos at itago mo lamang sa iyong likuran, Panginoon. Kasama, Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon, patuloy kang mga mangusap at manguna sa batiya sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami. Purihin ka po, Lord, at iyong mga pangalan, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, we pray. In Jesus' name, we pray. Amen. Praise God. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. Praise God. So, ngayong gabi po ay dadako po tayo sa atin pong live sa pagkikinig po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So samahan niyo po ako, praise God, ngayong gabi at i-share po ninyo muli ang ating live upang sa ganun na patuloy po natin na maabot ang ating mga kapatid, praise God, ng salita ng ating Panginoon.
Amen. Praise God. So ang ating tema ngayon ay nandiyan na po, napaloob na po diyan sa nilagay po diyan mga kapatid. Praise God sa itaas tema at saka ng ating pong key verse natin pong pag-uusapan ngayon, pag-aralan po natin ngayong gabi mga kapatid. Praise God. So in the book of 1 Timothy 4:16 ang sabi po ng Bible mga kapatid, mag-ingat kayo o mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggagawa nito ay ang iyong ring sarili ang iniligtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Praise God. So ang ating pong tema ngayon, ito pong nagsasabi mga kapatid, praise God, na ang kahalagahan ng doktrina. Praise God. So mayroon pong noong pamangunang panahon ay mayroon na pong mga doktrina o aral mga kapatid, praise God, na patuloy pinagyayaman ng bansang Israel. At ang doktrinang ito mga kapatid o mga aral or mga batas mga kapatid, praise God, ay patuloy pong nakakatulong sa ikakalago ng bawat isa at proteksyon ng bawat isa mga kapatid, praise God, ang mga ganitong aral o ang mga doktrina mga kapatid, praise God. At hindi lingid po sa kalaman ng bawat isa, ang bawat churches, bawat organization, bawat individual mga kapatid, praise God, ay mayroon po yan ng kanya-kanyang mga doctrine. Bawat churches mga kapatid, praise God, or bawat pastors, mayroon po yan kanya-kanyang pinapatupad, kanya-kanya pong doktrina sa bawat isa. Praise God. Subalit, ngayong gabi ay wala tayong ibang pag-uusapan. Hindi po ito doktrina ng anumang relihiyon. Doktrina, mga kapatid, praise God, ng kung sino lang. Kundi ito po ay doktrina ng ating Panginoon na itinuro po sa banal na kasulatan. Amen. Praise God. So ang mga doktrina na itinuturo ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God, higit sa lahat sa mga apostolikong mananampalataya, o apostolic doctrine na tinatawag mga kapatid, ito yung tinatawag na teaching about holiness. Amen. Praise God. So as a believers, it's required mga kapatid, or as an apostolic believers, it's required na kailangan tayo mamuhay na mayroon pong kabanalan mga kapatid. Praise God. So ito po ay mahalaga na klaseng aral o doktrina sa buhay po ng bawat isa, yung malaman natin na ang bawat isa ay kinakailangan po magpakabanal. At ito po ay sinusunod noong pamampanahon ng mga apostolic believers, ng mga apostoles, ng bayan ng Israel, ang doktrina mga kapatid. Praise God. So kaya ganoon na lamang po kahalaga ang doktrina noong panahon at maging hanggang sa ngayon sa kasalukuyan mga kapatid. Praise God. Mayroon pong mga apostolic doctrine, yung tinatawag na baptism in Jesus' name, hearing the word of God, mga kapatid, praise God, at ito pong repentance, baptism, mga kapatid, praise God. So marami pa po, marami pong klaseng doktrina na ito po ay pilit na pinagtitibay, pinapatatag ang bawat mananampalataya sa pamagitan po ng mga aral or mga doktrina mga kapatid, praise God, na tinuturo sa bawat church, sa bawat iglesia. So ang doktrina po mga kapatid, praise God, kaya kung bakit ito ginawa, sapagkat dito po pinagtitibay ang bawat isa, ang bawat manampalataya mga kapatid, praise God, dito po sila tumatatag sa pamagitan po ng doktrina. Dito rin po sila nakakapagpatuloy mga kapatid, praise God. So kaya mapansin natin ang isang church o isang tao individual na hindi sumusunod po sa aral o sa doktrina, mga kapatid, sa bawat churches or sa bawat iglesia, mga kapatid, praise God, na itinatag ng ating Panginoon, ang hindi sumusunod sa doktrina ay mapansin po natin yung tinatawag, mga kapatid, praise God, na panghihina. At kapag ang isang tao ay hindi pinahalagahan ang doktrina,
Sabi nga ng Bible, mga kapatid, praise God, ito po yung dahilan kung bakit sila nalalayo sa Diyos at nanghihina sa kanilang mga pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang doktrina, ito po ay nakakatulong sa ikakalago ng botya sa atin. At hindi lang doon, mga kapatid, praise God, ang malaking tulong sa buhay na ito, mga kapatid, praise God, ang mga doktrina. So mayroon pong sasabi nga, mayroong mga doktrina tayo, mga misan din natin pinapansin, mga kapatid, yung tinatawag na apostolic doctrine. Praise God. So ito po ay mga aral na kung saan makakatulong sa atin sa paglilingkod natin po sa ating Panginoon. So kaya, ang mga doktrinang yan, sa bawat iglesia, sa bawat churches, ay pawang napakahalaga sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, hindi pwede natin yan ibaliwala sa atin mga buhay bilang tayo mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible, ang aral ay ipamuhay, ikintal sa ating liig, mga kapatid, yung mga doktrina, yung mga aral na huwag natin makalimutan sapagkat ito po ay ang purpose, mga kapatid, praise God, upang tayo po ay mailigtas sa pamagitan po ng mga aral o mga doktrina, mga kapatid, praise God. Lalo na higit sa lahat, doktrina about sa pananampalataya. No? Kinakailangan tayo sumampalataya na ang Panginoon ay nagpadalan siya ng biyaya, mga kapatid, praise God, na sa pamagitan ng biyaya ng Kristo, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. So yung doktrina ng pananampalataya, nire-required tayo na tayo po ay magtiwala o sumampalataya sa mga dakilang gawa ng Panginoon. At yung mga dakilang gawa ng Panginoon, mga kapatid na yan, ito po ang makatulong sa atin kung paano po tayo maligtas, mga kapatid, praise God. So kaso lang, marami yung mga kapatid, praise God, na mga mananampalataya na binabaliwala yung mga aral sa Biblia. At isa lang po ang tinututukan nila. Yun mga magagaan lang sa isipan, sa puso, mga kapatid, praise God, na para bagang pang lunas lang sa katinang taingan nila yung mga aral, mga kapatid. Magandang pakinggan at pinapakinggan naman, subalit hindi ginagawa. So, as a believers, mga kapatid, praise God, patuloy po nag-remind si Pablo sa mga sa atin mula doon sa panahon nila Timothy, mga kapatid, praise God. Ang sabi niya, sa aklat po, mga kapatid, ng first Timothy 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang iligtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. So, si Timothy, mga kapatid, praise God, winarningan siya ni Pablo. Pinalalahanan siya ni Pablo, mga kapatid, sa kapanahunan niya na ito po ay sinulat dito, mga pagsaklat ng Timothy, o 1 Timothy 4:16, upang sa panahon natin, mga kapatid, praise God, ito rin po ay makakatulong sa atin at magsilbing aral din po ito sa bawat isa sa atin. Kaya kung bakit ito po ay naisulat dito sa Biblia. Kaya ano sabi niya, ni-remind tayo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa iyong sarili. So, kailangan tayo mag-ingat. Take heed unto thyself and unto the doctrine, mga kapatid, praise God. Kailangan natin ingatan o mag-ingat tayo, mga kapatid, praise God, sa ating mga sarili at sa mga turo. At tayo po ay magsipanatili. Sabi nga, magsipanatili tayo sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili ay iniligtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Tingnan mo, mga kapatid, kung ito po ay iingatan natin at gagawin natin sa buhay natin, mga kapatid, ang sabi niya, ito naman ay nakakatulong sa pagligtas sa iyo at hindi lang ikaw, mga kapatid, praise God, na mag-iingat ito, kundi pati man doon sa mga tao nakakarinig sa iyo sa iyong mga salita, mga kapatid, na galing sa Panginoon, mga doktrina o mga aral na ating pinapakinggan, makakatulong din ito sa iyo sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin, mga kapatid, praise God. So kaya, ito po ay napakalaking halaga sa buhay po ng bawat isa sa atin, ang doktrina. Doktrina about sa baptism, doktrina about believing,
doctrine about living a holy life, mga kapatid, praise God. Doctrine about the grace of God. Doctrine about the church. Mga kapatid, praise God. So ito po ay kailangan mag-work sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kailangan natin siya pagyamanin, pangalagaan po natin, atin pong aralin, mga kapatid, ang mga doktrinang ito upang ito po'y magsilbing maingatan natin sa ating mga buhay. Katulad po ng itinuro ni Pablo, mga kapatid, praise God, sa panahon ni Timothy. So kailangan po natin i-apply sa buhay natin yung mga aral, mga doktrina, mga kapatid, praise God, na ito po ay hindi magsilbing tsuri lamang, katulad, mga kapatid, praise God, ng paniniwala ng marami. Na para bagang ang mga tao, mga kapatid, praise God, ay namuhay na lang doon sa salitang pananampalataya. Na basta't may paniwala sila, sapat na. Basta't na nanampalataya sila, sapat na, mga kapatid, praise God. So ang sabi ko nga, ang pananampalataya, hindi po yan yan assurance. Mga kapatid, praise God. Although yan yung beginning, pero hindi po yan yun, mga kapatid, praise God. Ang kasiguraduhan. Kasi sabi nga sa Bible, even the devil also believe and trembled, mga kapatid. Actually, nabanggit po natin yung last Sunday, ang words na yan. Na magin man ang diablo nagtitiwala, katulad din po, mga kapatid, praise God natin. Masigit pa nga siya, nanginginig pa nga siya, mga kapatid. Eh. Pero the problem, mga kapatid, praise God, ang diablo ay hindi po siya sumusunod. Hindi siya namumuhay sa aral o sa doktrina. Praise God, bagkos siya po ay may sariling doktrina. Ano yung sariling doktrina niya? Yung doktrina niya ng malayo sa Biblia, mga kapatid. Para yung ahas, diba? May doktrina rin yung ahas eh. Dinoktrinahan niya, mga kapatid, praise God, si Eva. Ano ang sabi niya? Ay, sabi ng Panginoon, ang doktrina ng Panginoon sa kanila, yung aral sa kanila, ay huwag mong kainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kasi pag kinain mo yan, mamamatay ka. Diba? Pero ano po ang kabaliktaran ng ginawa ni Eva, mga kapatid, praise God. Diba? Tinuruan siya ng ahas kasi. Ano sabi ng ahas? Yung hindi naman talaga totoong mamamatay ka kasi may grace naman. Diba? Hindi naman talaga totoong mamamatay ka kung kumain ka niyan, nasabi niya, mga kapatid. Kasi may pananampalataya ka. No, mga kapatid, praise God. My point, sinabi po ng ahas, mga kapatid, praise God, na hindi ka mamamatay. Actually, maging katulad ka ng Diyos kung kainin mo yan. So tingnan mo, mga kapatid, yung pagkaiba, yung pagtitwist, pagbabago, mga kapatid, ng doktrina ng kaaway. At ito po ang madalas sa mundo natin na kinalalagyan. Marami pong tinitwist, binabago ang salita ng Panginoon, yung aral na mula sa Biblia, mga kapatid, praise God, at patuloy na babaliin at babaguhin yung doktrina na itinuro sa Biblia. So, ito po ay mahigpit na pinagbabawal ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, bawal dagdagan ang aral. At kung bawal dagdagan, higit sa lahat, bawal din bawasan, mga kapatid. Kasi may kaukulan pong parusa, sabi ng Bible, mga kapatid, praise God, sa magdagdag o di kaya magbawas. So kaya, ito po, mga kapatid, praise God, ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya kailangan po natin ito pag-ingatan. Kailangan ito siya natin, mga kapatid, praise God, na pangalagaan sa buhay natin. Pagyamanin natin, sabi ko nga yung terminology ko, mga kapatid, pagyamanin natin yung aral, ikintal na sabi ng Bible, mga kapatid, sa ating liig, na huwag nating makalimutan ang maganitong aral. Yung sinabi ni Pablo, mga kapatid, praise God, mag-ingat nga kayo sa inyong sarili at sa inyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyon ring sarili ang inililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. So mayroon po siyang kaligtasan, mga kapatid, praise God, hindi lang sa iyo na gumagawa, nagbabasa o nag-aaral, mga kapatid, praise God, kundi doon din sa mga taong nakikinig sa iyo. Ito po ay magsisilbing kaligtasan sa bawat isa, mga kapatid, praise God. So, mahalaga po ito. Bakit ang tinatawag, mga kapatid, praise God, na mga doktrina ng ating Panginoon?
Sabi po ng Bible, sa aklat po ng John 7:16 and Galatians 1:7-9, true doctrine originate from God through divine revelation. So that is the reason, mga kapatid, praise God, kung bakit ito mahalaga ang mga doktrina na galing sa Biblia. So ano man doktrina ng bawat churches o kanya-kanyang iglesia, mga kapatid, praise God, dapat maunawaan natin o ma-realize na isa lang tayo sa doktrina ng Panginoon at huwag tayo maliligaw. Diba? Kung sa Bible tayo nakabase, mga kapatid, sa mga aral ng Biblia, isa lang tayo. Amen? Pero kung meron tayong pagkakaiba-ibang pagkaunawa, kakanya-kanyang dagdag, bawas, mga kapatid, that is the reason kung bakit tayo nagkakawatak-watak at ang marami ay nagkakaroon ng debate, mga kapatid, praise God, sa mga bagay na ito, na never na-realize na ang mga aral na yan, mga kapatid, praise God, na binabasa at inaaral ho yan, mga kapatid, praise God, ay galing po yan sa Biblia. At iisa lang po ang ating inaaral, walang iba kundi yung Biblia na siyang sinulatan, mga kapatid, praise God, ng mga aral na makakatulong po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. So kaya, mismo ang Diyos ang nag-originate through the divine revelation. See? Kasi, ang Panginoon siya po ay matalinong Diyos. Alam ng Diyos kung saan tayo, mga kapatid, praise God, mahina. Amen. Praise God. But, sabi ng Bible, kaya siya nag-ayos, siya naghanay sa buhay natin ng aral, mga kapatid, praise God. Hindi lang sa, kaya nga, maraming idea na ibinigay ang Diyos sa atin para hindi tayo maligaw. Ano po yun, mga kapatid, praise God? Una, isinulat niya sa pamagitan po ng kanyang daliri. Diba? Doon sa tapyas na bato, doon sa lupa, mga kapatid, praise God, isinulat din ng Panginoon yung mga aral, yung mga salita niya, mga kapatid. Pero in these last days, sabi ko nga, ang tao, kahit binigyan ng Panginoon ng aral, ng doktrina, pinalahan ng Panginoon, minsan madalas naliligaw pa rin tayo, mga kapatid, at nalalayo tayo pa rin sa katotohanan. At minsan tayo na mismo, kahit isinusubo na sa atin yung mga aral, pero tayo na rin mismo ang nagtatakwil, mga kapatid, praise God, ng mga aral na ito na nanggagaling po sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God. In these last days, isinulat niya sa puso ng bawat isa sa atin through revelation, mga kapatid, praise God. So kaya, wala na tayong takas. Depende na po sa atin yung pagsunod. See, marami tayong marinig ng salita ng Panginoon, mga preaching, teaching, mga kapatid, praise God. So, the purpose is, kailangan maitatak sa isip puso natin, mga kapatid, praise God. Kasi, kapag yan po ay nakatatak na sa isip at puso natin, hindi na tayo maliligaw. Diba? At kung maligaw man tayo at sumuway tayo sa mga ganitong aral, mga kapatid, natin na ingatan, may kaukulan parusa ang Panginoon na mararanasan po tayo, mga kapatid, praise God. So kaya ngayong gabi, gusto ng Diyos ni-remind tayo niya na yung mga aral, yung mga doktrina, mga kapatid, praise God, ay kailangan natin maingatan ito sapagkat ito po ay mahalaga sapagkat mismo si Kristo, mismo ang Diyos, mga kapatid, praise God, ang nag-reveal nito sa bawat isa sa atin upang ating malaman, ating matutunan at may-apply natin sa buhay natin o sa pang-araw-araw po natin na buhay upang hindi tayo maligaw sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So kaya, nararapat po na ito po ay gawin isabuhay po ng bawat isa ang mga aral, mga kapatid, na ito. Ayon sa salita ng Panginoon. Bakit? Because doctrine is a mark of an apostolic practice or lifestyle. Sabi sa aklat po ng Acts 2:41. Acts 5:27-28, mga kapatid, praise God. Ito yung marka, ito yung tatak. Kaya ito nga sinasabi ko one time sa ating Bible study, mga kapatid, praise God. Kailangan bawat kultura, mayroon tayong pagkakilanlan. Diba? Misa sa lahi natin, nadadala natin yung kultura natin, mga kapatid. See? Na kahit magpalit-palit man ang mundo, mga kapatid, praise God, ang panahon ay nandun pa rin dala-dala natin yung kultura natin.
May culture tayo bilang mga Pilipino. Diba? At bawat lahi, mga kapatid, praise God, mayroon niyang kanya-kanyang kultura. At lahat ng tao, mga kapatid, praise God, ay halos namuhay sa kanilang mga kultura. At mismo ang Diyos, mga kapatid, praise God, ay mayroon din pong cultural yan na inaaral na tinuro sa atin, na dapat nating kalakihan. Dapat natin mahalin, mga kapatid, praise God, na walang iba kundi yung tatak ng pagiging apostolikong mananampalataya. From the beginning, mga kapatid, praise God, sabi ng Bible, we are created by God, or we are created through the image of God. Katulad niya, mga kapatid, kung ano yung kultura ng pinagmula natin, dapat ganun din tayo. Ano sabi ng Bible? God is holy. So kaya, kailangan din tayo mamuhay sa kabanalan, mga kapatid. Amen. At ito po hindi lang para sa mga apostoles. Hindi lang to para sa mga pastors. Hindi lang po ito para sa mga workers. Ang pamumuhay na mayroon pong kabanalan. Hindi lang po ito para sa United Pentecostal Church. Hindi lang po ito sa mga apostolic believers, o one God believers, mga kapatid, praise God. Ito po ay para sa ating lahat. Kailangan tayong mamuhay na mayroon pong kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ito po ay itinuro ng Diyos, hindi upang magpabigat sa atin. O hindi upang pahirapan tayo, mga kapatid, praise God. Kundi, ang sabi ng Bible, atin pong isuot o ilagay sa ating liig ang yugo na magaan mula sa Panginoon, mga kapatid, praise God. Kasi nakita ng Diyos na tayo po ay bigat-bigat na sa problema natin, sa mga trials sa buhay natin, sa mga troubles sa buhay natin, sa mga unang kinalakhan natin, mga kapatid, praise God. At ngayon gusto ng Diyos pagaanin ang buhay natin sa pamagitan po ng pag-apply ng mga aral na ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya, lubos po akong nananalangin sa Panginoon na ang mga lesson natin na ito, mga kapatid, o mga aral o doktrina ng Panginoon, ay patuloy natin amat-amat na ito po ay abutin at aralin at atin pong isabuhay. Sa araw-araw natin na buhay, mga kapatid, praise God. Eh, sabi ko nga, ako ay believe sa kultura ng mga Aita. Diba? Na halos, sabi ko nga, ilan lang taon na lumipas, mga kapatid, praise God, na sila po ay namumuhay sa ating bayan. Pero hanggang sa ngayon, pag pumunta ka sa lugar nila, mga kapatid, praise God, pinipreserve nila yung kanilang mga kultura. At sana ganyan tayo, mga mananampalataya. Yung kultura ng kabanalan, mga kapatid, praise God, sa buhay natin, kailangan po natin ito siya i-preserve. Katulad po ng mga taong ito. I am very proud, mga kapatid, para sa kanila. See? Kasi pinipreserve nila ang tunay nilang kultura. Kanina, nag-usap-usap kami ni Sister Shine patungkol po sa lingwahe natin. Isa nagtanong ako, sabi ko, bakit lahat English ang ginagamit ng Pilipino? See? At dahil sa English, maraming nahirapan ng mga Pilipino. Diba? Kasi nga, hindi naman talaga natin ito siya lingwahe. At ang nakakalungkot, marami, mga kapatid, praise God, pero hindi naman lahat. Na minsan po, kapag hindi marunong ang isang tao mag-English, o mali-mali siya mag-English, itinuturing na illiterate. Hindi man lahat nagsasabi, pero marami pong tao, mga kapatid, or kulang sa pinag-aralan. See, yan po ang karamihan sinasabi, mga kapatid, praise God. At para bagang sinasabing they are not proud sa sarili nila kung hindi sila marunong mag-English. Pero for me, mga kapatid, praise God, I remember, sabi nga ni Jose Rizal, diba? Ang hindi marunong magmahal sa lingwahe, mga kapatid, see, ay hindi, tinuturing ni Rizal na hindi maganda. So kaya minsan nagtanong ako, bakit ganun? Lahat ng, kung mag-apply ka ng trabaho, yung nakalagay doon, English. Mga filled upan, lahat English, mga kapatid, praise God. Na, kumbaga, Pilipino naman tayo eh. Minsan nagtanong lang ako, hindi ako nag-isip ng negative, mga kapatid, praise God. So ang negative lang, kasi pagdating po sa Tagalog, minsan hirap na rin ho, mga kapatid, praise God.
Yung mga tayong totoong mga Pilipino, hirap na tayo maggamit ng tamang sistema ng Tagalog. Tamang lingwahe, mga budid, ng Tagalog. Dahil tayo po ay nagkaroon na ng mix na lingwahe dito sa ating bansa. Diba? So yan yung misan ay nakakalungkot, mga kapatid, na senaryo ng buhay natin. So yung kultura ng tunay na Pilipino, ang iba, mahal nila yung kanilang lingwahe at ayaw nilang mahaluan, mga kapatid, yung kanilang mga lingwahe, yung mga ibang bansa, may mga bansa, mga kapatid, praise God, na ganon. Ayaw nila, mga kapatid, praise God. When I was, ako po ay nag-aaral pa lang sa Bible school. Doon sa Bible school namin, bawal doon magsalita ng hindi national na lingwahe o yung ginagamit na karaniwan ng Pilipino na lingwahe, mga kapatid. Kasi mahirap po pagka hindi nagkaintindihan ng lingwahe. Magkaiba-iba, magulo. See? Pero wala tayong magawa. Ito na yung life natin eh. Sa Pilipinas eh. Meron tayong kanya-kanya. Dito pala sa Pilipinas, mayroon na tayong kanya-kanyang lingwahe. Sa Bicol pa lang, almost 235. Ayon sa pag-aaral, sa history, mga kapatid, praise God, lingwahe na mayroon. Pero yan po ay sa bawat bayan, sa bawat barangay, pinapanatili yun. Bakit? Yan po yung totoong buhay natin. Totoong kultura ng bawat Pilipino, mga kapatid, praise God, na pangalagaan natin yun sa bawat isa sa atin. Because sabi ko nga, I love the Philippines. See? So kaya, tayo pong lahat, mga kapatid, as a believers, ito po naman ang mundo natin sa spiritual world natin. Sabi ng Bible, yung mga aral, yung mga doktrina, mga kapatid, praise God, makakatulong sa atin sa pagsansala, pagtuwid sa bawat isa, mga kapatid. Kasi we are not perfect, pero sa magitan po ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, mga turo ng Panginoon, mga doktrina ng Panginoon, iginagayad tayo sa tamang landas. So kaya, bakit hindi natin ito siya i-maintain sa buhay natin? Bakit hindi natin, mga kapatid, praise God, na protektahan at pangalagaan yung doktrina ng Panginoon, mga kapatid, kung ito naman po ay makakapagligtas at makakatulong po sa bawat isa sa atin sa buhay na ito. At higit sa lahat, hindi lang sa panahon natin, kundi mayroon pong, kaya kung bakit kailangan din i-preserve yung mga doktrina, sapagkat ito po ay tinutumbok natin yung future sa huling panahon ng mundo natin, mga kapatid, praise God. Kasi mayroon tayong spiritual world. Kaya kung bakit tayo namumuhay sa spiritual na buhay, mga kapatid, praise God, napaparuunan, napupuntahan. Which is, yan po ang itiniro ng Panginoon at ginagawa ng Panginoon. Kaya nga yan sabi ng Bible, mga kapatid, maiiwan ko kayo kay paruroon doon sa langit. At ipaghahanda ko kayo doon ng inyong kalalagyan. Diba? Na kung saan ako naroon, isasama ko kayo. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. So, ibig sabihin, that is another place para sa bawat manampalataya, sa bawat isa sa atin na nakikinig na salita ng Panginoon ngayong gabi. Diba? Naghahanda ang Diyos doon. So, ang tanging natin gawin, mga kapatid, praise God, upang tayo po ay makarating doon at makamta ng pangako ng Diyos, kailangan po natin ito siya panatilihin. Kailangan po natin i-apply sa buhay natin. Kailangan natin ingatan yung mga aral o doktrina na itinuturo ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Huwag natin ito siyang bibitawan. Huwag natin ito siyang itatakwil, mga kapatid, praise God. Sapagkat ito po, hallelujah, ang tanging susi na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang maabot natin, hallelujah, yung lugar kung saan naroon po ang presensya ng ating Panginoon. So kaya, malaking tulong po ng doktrina sa buhay natin. Sabi ni Sir Maril, magiging basihan ng talino ngayon ang mga magaling na pagsasalita ng English. Yes, Sister Maril, totoo yan. Madalas, ito na yung basihan ng paigin matalino. Pero nung panahon, si Solomon, mga kapatid, hindi man siya ganun kagaling o perfect, mga kapatid, please God, magsalita ng iba't ibang lingwahe, pero sa Bible siya po ay matalino. Kasi iba ang konsepto ng Diyos ng katalinuhan sa Biblia dan doon sa katalinuhan sa mundo. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, ang kaalaman dito sa mundo ay basahan lang yan sa harapan ng Panginoon. Kasi kahit alam natin yung
lahat ng lingwahe sa mundo, actually, kung alamin natin yung history, mga kapatid, ng dahilan ng pagkakaroon ng maraming lingwahe, yung historically, mga kapatid, praise God, sa Bible, ay dahilan po sa pagmamayabang o pagmamalaki sa panahon na itinayo yung Tower of Babel, mga kapatid, na nagmalaki na sila sa Panginoon dahil naitayo nila yung Tower of Babel. Kaya po, sabi ng Panginoon, bababa siya kasama ng mga anghel at guguluhin nila yung wika ng tao upang ang purpose para ibagsak sila. Para ibagsak yung kanilang itinatayo, mga kapatid, praise God, na hindi sila magmalaki sa harapan ng Panginoon. That is the purpose noong panahon, mga kapatid. At yan po ang nangyari. Ginulo nila yung wika, kaya nagkaroon, kung magtanong tayo, ba't nagkaroon ng iba't ibang wika? Dahil doon ho, mga kapatid, praise God, sa tinatawag, mga kapatid, na pagmamayabang ng mga tao. Bahagi na po ito sa parusa ng Diyos sa mga tao, mga kapatid, sa panahon na iyon. Noong panahon na iyon, mga kapatid, praise God. So kaya salamat na lang tayo sa Diyos, at ito po ay isang karangalan ng bawat isa, higit sa lahat sa bayan ng sa ating bansa sa Pilipinas, na kahit papaano, sabi nga, kahit small, marunong mag-English. Karangalan natin yun, mga kapatid, praise God. Kaya noong panahon naman, doon sa panahon na sa araw ng kung saan yun, araw ng Pentecostes, mga kapatid, praise God, yung mga apostoles, yung 120 people, mga kapatid, praise God, nagsalita din sila ng iba't ibang wika. Diba? At yung lugar nila na kinaroroonan, naunawaan sila, bagaman ibang lahi sila. See? Dahil magaling sila magsalita. Kaya ayon naman sa atin pong mga superintendent na ang bansang Pilipinas, mga kapatid, praise God, ay isa po ito sa gagamitin ng Panginoon na may pangaral sa buong mundo ang kanyang ebanghelyo, sapagkat kahit papano, napakarami sa atin, mga kapatid, praise God, na magagaling at matalino pagdating po sa mga lingwahe o anumang bansa, mga kapatid, praise God, na kanilang gustong puntahan, natututo sila, mga kapatid, magsalita doon. Pero gusto ko po liwanagin naman sa bawat sa atin na ang pagiging maalam sa salita ng bawat lingwahe, hindi po yan assurance para po tayo maligtas. Mga kapatid, praise God. Sapagkat ang susi ng kaligtasan ay nakabase sa mga doktrina at aral ng Panginoon, mga kapatid, praise God, na dapat po natin i-apply sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi ito po ay napakahalaga. That is the reason kung bakit napakahalaga, mga kapatid, praise God, ng aral o ng doktrina sa buhay po ng bawat isa atin. Ang tunay na matalino ay ang sumusunod sa Diyos, lalo na sa utos ng Diyos na mananampalataya, magsisi, magpapaptize sa pangalan ni Hesus Kristo at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo at maglilingkod sa Diyos. Amen. At magkakaroon ng kaligtasan. Di ba, Master Mylin? Ito sinasabi kasi ng Panginoon eh. Sabi mga kapatid sa kawikaan, nabanggit ko na rin ito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ang point dito, mga kapatid, praise God, kung tayo po ay may takot sa Diyos, nakilala natin ng Panginoon, sumasampalataya tayo sa Panginoon, mga kapatid, praise God, isa po sa pinakamatilinong tao. Amen, praise God. Yung nasumpungan mo, na-research mo, si Kristo sa buhay mo, na siya yung magliligtas sa'yo. Isa ka na sa pinakamatalinong tao, mga kapatid, praise God. Diba? Bakit? Kasi si Jesus ang kaalaman ng Diyos. Kung makilala mo siya at makasama mo siya, mga kapatid, praise God, mai-impluensyahan mo siya. Kaya, the best, mga kapatid, praise God, na makilala natin, ma-research natin si Kristo sa buhay natin. And I do believe, kapag nalaman natin yung mga aral ni Kristo, katulad ng sinabi ng Bible, mga kapatid, magsisi kayo at magbabautismo ang bawat isa sa inyo, maliligtas kayo. That is the promise, mga kapatid, ng Panginoon sa bawat sumasampalataya, sa bawat naniniwala sa Kanya.
sa bawat sumusunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, praise God. Ikaw na yung pinakamatalino kapag makilala mo si Kristo. Amen, praise God. So kaya, napakadakilang bagay, mga kapatid, praise God, ng mga aral ng Panginoon. Sabi ko nga, yung pagiging doktor, nag-aral ka ng pagiging doktor, nagtapos ka ng how many years, mga kapatid, bago mo narating yung pagiging doktor, at talagang makita mo matalino ka na. Marunong ka na mag-opera, marunong ka na maggamot, mga kapatid, ng mga, may mga sakit. Marunong ka mag-opera. Matalino ka na. Pero yung Kristo ko na makilala mo, mga kapatid, praise God, hindi lang siya marunong mag, hindi lang siya marunong mag-opera, hindi lang siya marunong hindi lang siya mga kapatid, magaling, magpagaling. Kundi talaga nagpapagaling siya without anything, mga kapatid, but by the power of God, sabi ng Bible, mga kapatid, praise God, sa pangalan pang nagpapagaling siya, at hindi lang doon nagtatapos, kundi yung buo natin pagkatawa, sabi ng Bible, linikha niya tayo, nilagyan niya tayo ng iba-ibang klase ng organs na mayroon tayo sa ating katawan, mga kapatid, hinana niya ng mabuti, nilagay niya tayo, inilagay niya ng maayos, mga kapatid, praise God, yung ating pagkatao. At ito tayo ngayon, mga kapatid, praise God. Ibig sabihin, yung perfect na Diyos, matalino na Diyos, yung nagdesenyo sa bawat isa sa atin. Ganun siya katalino, mga kapatid, praise God. So kaya, yung mga aral niya, ito po ay nagsisilbing talino sa buhay po ng mga anak ng tao kung ito po ay susundin at gagawin at pakakaingatan sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapatid, praise God. Sa aklat po ng 1 Timothy 4:16, na sabi po dyan, sa ating verse, key verse do, doctrine is essential to salvation. Ito po ay isang hakbang upang tayo po ay maligtas or kagamit-gamit, mga kapatid, praise God. Kaya kung bakit mahalaga ho ang doktrina, sapagkat yung doktrina, mga kapatid, praise God, ito po ay makakapagligtas sa atin. Essential for salvation. Although ang kaligtasan na sabi ng Bible, by the grace of God, by faith, mga kapatid, praise God. Pero mayroon tayong, mayroon tinatawag na essential or kagamitan. Diba? Nandun na yung kaligtasan, pinakakaw na ba, libre na yan, para baga binigyan ka ng pera galing sa ibang bansa. Pinadalhan ka ng kaibigan mo or ng asawa mo. Pero, pinadala niya sa bangko. Ngayon ang gagawin mo, kasi libre lang yung pera na binigay sa'yo. Siyempre, sasakay ka. Gagamit ka, mga kapatid, ng tinatawag na essential. Kung malayo yung bangko, galing ka dito sa lugar mo kung saan ka naroon, sasakay ka ng tricycle. Essential yung tricycle. Para marating mo at makuha mo yun, mga kapatid, yung pre na regalo sa'yo ng kaibigan mo doon sa bangko, doon sa mga padalahan, mga kapatid, praise God. Ganon din po sa kaligtasan ng Panginoon. Ang kaligtasan ng Diyos, libre yan by grace of God. Pero tandaan natin yung requirements. Diba, sabi ng Bible, sa aklat ho ng Acts 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid, praise God. Diba, kung wala yung repentance, wala yung baptism, kahit may grace, useless. Kasi kailangan ng essential. Diba? Kailangan yung doktrina. Kailangan yung aral, mga kapatid. Ang aral, i-apply natin sa buhay natin. Isa buhay natin. Yung aral ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Sa pamagitan po ng pag-ababasa, pag-aaral, pag-uunawa ng salita ng Panginoon, ito po ay gawin natin at isa buhay po ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang Biblia nagsasabi, mga kapatid, praise God, ang doktrina ay isang essential para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan natin mamuhay na may kabanalan. Kailangan tayo, mga kapatid, praise God, ng aral sa buhay natin. Huwag natin sabihin na, manampalataya naman ako eh, masampalataya naman ako eh. Na hindi na ako kailangan mamuhay na may kabanalan. Hindi na ako kailangan na magbasa ng doktrina. Hindi na ako kailangan, o basahin ko lang kaya doktrina, hindi ko i-apply. Diba? Useless, mga kapatid, praise God. Ang sabi niya, ingatan natin ang pag-ingat na tinutukoy ng Panginoon, hindi po ito,
ingatan sa bag. Hindi rin po ito, mga kapatid, praise God, na ingatan sa baol. Kundi ito po ay i-keep natin sa buhay natin by obeying the will of God. I-apply natin, mga kapatid, praise God. Kasi useless yung doktrina na hindi natin i-apply sa buhay ng bawat isa sa atin. So kaya, ito yung panahon, believers, na mag-wake up na tayo sa panahon natin, sa buhay natin. Yung dati natin mundo, yung dati natin buhay sa Panginoon. Tayo dati ay malayo sa Panginoon, umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Yes, it's good na tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi natin marating yung biyaya ng Diyos. Kasi wag natin gayahin si Juan Tamad na umasa siya na yung bunga ng bayabas ay mahulog sa kanya. Kaya natulog siya maghapon, nahiga siya maghapon. Hindi siya bumangon, mga kapatid, praise God, kasi inaasahan niya mahuhulog talaga sa kanya yung bunga ng bayabas. Nahulog din. Kakaantay niya, mga kapatid, praise God. Kaso na ang pagdating sa kanya, lupa na. Wala nang pakinabang. So ang point natin, mga kapatid, praise God, habang may chance pa tayo, habang may pag-asa pa tayo, habang mayroon pang pagkakataon, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, kailangan na tayo mamuhay ayon sa aral o ayon sa doktrina ng ating Panginoon. Hindi po nagpapabigat ang aral o doktrina ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Ito po ay nakapagpapagaan. Ang nakakapagpabigat, mga kapatid, praise God, yung problema, yung trials, yung mga hindi sumusunod sa Panginoon, ang bigat sa buhay natin, yung malayo tayo sa Panginoon at ginagawang kalooban ng Diyos, ang bigat, mga kapatid, praise God, nang pasanin natin sa mundo. Pero ang sabi ng Bible, kung ating papasanin, ilagay sa balikat natin, mga kapatid, yung pasanin kay Kristo, magiging magaan ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi wala ka ng bisyo. Di ka na palaaway. Mabait ka na. Di ba? Ang yung ginagawa, instead na papunta ka sa diskuhan, sa kabaret, o sa saan, mga kapatid, na lupalop ng kasalanan, hindi ka na gala, naglingkod ka na sa Panginoon, gumagawa ka ng mabuti, hindi magaan, walang problema yung pamilya mo sa'yo. Bakit? Kasi ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Kaya, ito po yung panahon, mga kapatid ko, na kailangan tayo mag-wake up. Gumising ang bawat mga mananampalataya, mga kapatid, praise God, sa panahon na ito, sapagkat tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon sa ating mga buhay na ito, na kailangan po natin ng aral at doktrina. Sapagkat dito tayo binubusog, dito tayo pinapalago, dito tayo hinuhubog ng Panginoon, mga kapatid, praise God, sa magitan ng mga doktrina. Kaya kailangan natin ito i-apply, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa sa atin. So kaya anong gawin natin? Kailangan natin i-meditate yung aral. Kailangan natin bulay-bulayin, mga kapatid, sa araw at gabi. Kailangan tayo, mga kapatid, praise God, hallelujah, na ito po ay patuloy managana sa buhay po ng bawat isa sa atin. Huwag tayo mag-doubt sa doktrina ng ating Panginoon, sapagkat yung doktrina ng Diyos, ito po ay sabi nga dito, mga kapatid, those who live in word or doctrine should be doubly, mga kapatid, honored. Kumbaga, nandun yung glory, nandun yung pagbibigay ng pagpupugay sa kanya, mga kapatid, ng ating Panginoon because of doctrine. Natutuwa ang Diyos. Kaya tayo po ay bibigyan niya ng pagpapahalaga, mga kapatid, na para tayo nag-graduate sa school. Diba? May mga honor tayo. Pag tayo po ay nag-aral ng mabuti, nagsikap ng mabuti, mga kapatid, praise God, at isinabuhay natin yung mga inaaral sa school, you will become great, mga kapatid, praise God, through doctrine of God. Amen? Hallelujah! Yung honor ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ito po ay dubling ibibigay ng Diyos kung tayo po ay namumuhay sa aral at sa doktrina ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God. Hallelujah. At magsilbi ito siya, mga kapatid, praise God, na pagpapatatag, pagpapatibay
at aral na kumbaga dati nung panahon we are not qualified doon sa heavenly things, we are not qualified, mga kapatid, praise God, sa harapan ng Panginoon. But right now, through doctrine, tayo po ay tinanggap, inaring ganap ng Panginoon, mga kapatid, praise God, at tayo po ay nagkaroon ng assurance, amen, sa pamagitan ng doktrina na tayo po ay maging katanggap-tanggap sa harapan po ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God. There is changing through doctrine. Mayroon pong pagbabago, amen, praise God, sa pamagitan po ng doktrina. At ang doktrina, mga kapatid, ito po ay nagpo-promote sa atin para tayo mamuhay sa makadiyos na paraan ng pamumuhay, mga kapatid, praise God. So salamat sa Diyos at salamat sa mga listener na ito natin po na pag-aralan ngayong gabi. Sa maikling panahon, tayo po ay may natutunan ngayong gabi para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So kaya, salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong patuloy na pagsuporta, sa patuloy niyong pag-share, mga kapatid, ng ating tinuturo ngayong gabi. Sana po ito po ay maging clear sa bawat isa sa atin, katulad ni Mr. Myrel. Sa Mr. Myrel, yes, amin po, very clear. Salamat sa Panginoon, all the glory belongs to Jesus, mga kapatid, praise God. Ang aral ng Panginoon, ang doktrin ng Panginoon, it will be clear para po sa bawat mananampalataya, mga kapatid, praise God. Kaya, ako po ay umaasa at nagtitiwala na sa bawat One God Believer Church family, ang aral ng Panginoon, doktrina ng Panginoon, hallelujah, ito po ay magsisilbing tatag, pundasyon ng bawat mananampalataya, bawat isa sa atin, mga kapatid, praise God. At tayo po ay maging mabuti example sa ating komunidad, sa bawat lugar natin kung saan tayo, sa barangay natin, sa subdivision na kung saan tayo naroon, sa nakapaligid sa atin, mga kapatid, praise God. So ang doktrina na dala-dala natin, ito po ay magsisilbing gabay sa atin at tutulungan tayo nito upang tayo po ay maging mabuting example sa bawat mananampalataya, mga kapatid, praise God. Alam nyo ba na ang doktrina, ito po ay itinuro upang maawasan po natin ang parusa ng ating Panginoon. Kasi masakit po at talagang malupit ang parusa ng Diyos sa mga hindi sumusunod po sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang mga aral, sa kanyang doktrina. So kaya kung atin ito susundin, mga kapatid, praise God, at i-apply natin sa buhay, ito po ay tanda na tayo po ay iniiwas ng Panginoon mula doon sa parusa ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God. So magandang gabi po sa inyong lahat at sa kay Brother Rodney. Salamat sa Diyos. Sorry, late ako. No problem, kapatid. Pwede po niyo balikan, panoorin yung ating mga pinag-aralan ngayong gabi. At ako po ay naniniwala na kung ito po ay atin may sa buhay at magawa natin sa buhay ang mga pinag-aralan natin ngayong gabi, I'm very proud and also even the angels, mga kapatid, ang ating Panginoon, siya po ay proud sa bawat isa sa atin. Kung makita niya na tayo po ay porsigido na sa pag-aaral natin, hindi lang natin basta pinakinggan, kundi ito po ini-apply natin sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So, God bless everyone. Sabi po ng Brother Rodney, God is good all the time. Amen. So, salamat po sa inyong lahat at sa mga kapatid po natin na sa patuloy niyo po na pagsuporta, patuloy niyo pag-share. Salamat po sa inyo. Again, bago tayo mag-pray, huwag niyong kalimutan, mga kapatid, na bisitahin po yung ating YouTube channel. I-subscribe niyo po, mga kapatid, One God Believer Ministry. I-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos. Araw-araw po halos nag-share po tayo ng video doon, mga kapatid, ng mga clips, mga word of encouragement. Please watch and share, mga kapatid, praise God. Then subscribe. Then again, mga kapatid, sa aking po second channel, under my name, mga kapatid, praise God, Everano Vlogs, please subscribe din nyo po. Punta kayo sa iyong YouTube app at subscribe nyo po, mga kapatid, praise God. At ganun din, the same, nag-share tayo, mga kapatid, praise God, ng mga word of encouragement at mga clip videos na makakatulong at makakapag-encourage sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, mga kapatid. At ito po ay makakatulong sa ikakalakas ng bawat manunood po, mga kapatid, praise God. Then follow our TikTok account, mga kapatid, praise God. I-follow po ninyo. Search nyo lang sa YouTube, sa TikTok, mga kapatid, praise God, makikita nyo po yung ating mga account na ito. Lahat ng content natin, it's all about the Word of God.
Kaya, sige lang mga kapatid, tulungan natin, i-share natin ito para po lumawak po ang atin pong ministry dito po sa social media. So, salamat sa inyo, at kung mayroon po kayong mga gusto rin na mag-bote sa atin, na may kakayahan po na mag-ministry sa media mga kapatid, praise God. So you are welcome, tutulungan ko po kayo sa talagang sisikapan natin about this sa atin na lahat tayo mabuti na gumawa sa gawain ng Panginoon. Sa online man yan o physical man mabuti, face to face man, gawa lang tayo ng gawa para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon mga kapatid, praise God. So ngayon gabi po, salamat po sa inyong lahat, at ang biyaya ng Diyos ay patuloy po managana sa about this sa atin. Ngayon mag-pray po tayo para po sa pagtapos ng ating pong gawain ngayong gabi. Pray tayo mga kapatid, samahan niyo po ako. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa mga kapatid namin na nanonood. Salamat po Lord sa aming mga viewers na hindi man namin lahat kilala. Subalit naroon po Panginoon ang iyong biyaya sa batas sa amin Panginoon. Salamat Lord God sa platform na ito God na patuloy na ginagamit namin para po sa iyong kaluwalhatian Panginoon. Aking pong panalangin o Diyos ngayong gabing ito na i-bless niyo po ito Panginoon. At tulungan niyo po kami na ma-improve pa po namin itong aming ministry ito, O God, at magpanalaka pa ng mga magagawa sa bagay na ito, Panginoon, upang marami pong makagawa sa ubasan mo, Panginoon, O God, at magsilbing kaligtasan ng marami, Lord. Kaya sa aming Panginoon na group, sa aming pong page na ito, Panginoon, gamitin niyo po ito na kaligtasan ng marami, O God. Sana po, Panginoon, ito po ay lumawak, lumago, at magsilbing blessings dito, Panginoon, sa marami, Lord. Kaya, Lord God, kiniklaim ko po ang tagumpay sa gabing ito, sa iyong mga salita, Panginoon, at sa mga viewers namin. Lord, ang aking panalangin, si Brother Elias, Lord, sa kasalukuyan, siya po ay nakaranas, Panginoon, ng masamang pakiramdam. Aking pong panalangin for healing and protection, Panginoon, at sa mga nalapit pong mga panganak, Lord, ng aming pong mga kapatid. Sa church, Lord God, kung paano Mr. Mylin, Panginoon, pinagtagumpay sa kanyang panganak, kaya yung Diyos sa aking panalangin, Lord, ay magtagumpay din po, Panginoon, ang mga anak mong ito, God. Sister Misha, Lord, Sister Kat, Panginoon, at saka si Ate Learn, Lord. Tayo po ang mag-bless sa kanila at mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kalapangan. Nag-provide mo, Lord, ang kanilang mga pangailangan, at hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga anak nila ay magsilbing blessing sa bawat isa kanila, magbigay ng joy sa bawat isa kanila, Panginoon. At tulungan niyo po ang inyong mga anak na ito, na pangalagaan po yung biyaya, Panginoon, O God, na magkaroon ng anak, Panginoon. Hallelujah, ingatan nila ito siya, Panginoon, at mahalin nila ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, aking pong panalangin ngayong gabi, protektahan mo, Panginoon, ang mga nagbabiyahin, nagtrabaho, umang umuwi, Panginoon, galing sa kanilang trabaho, patuloy mo silang samahan, Panginoon. At sa lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon, narito, sa mga prayer request, Lord, na hindi ko man lahat nabasa, Lord, alam ko ng kanilang mga, nakikita mo yung puso at isipan nila, Panginoon, kung anong pangailangan nila, Lord. Aking mong panalangin, Panginoon, according sa kanilang pangailangan, Panginoon, supply mo yung needs ng bawat isa, Panginoon, God. Sa lahat ng aming viewers, sa lahat ng aming followers, Panginoon, at mga nagla-like, Panginoon, kayo po, God, ang mag-bless sa kanila. Lord, ako po yung maasa at sumasampalataya na yung madala pang kilos, Panginoon, ay mula rito, God, hanggang sa buong sulok ng mundo ito, Panginoon, ay patuloy kang kikilos ng malaya sa buhay po ng matiyas sa amin, God. Kiniklip ko bang tagumpay din, Panginoon, God, sa aming pinapatayo, Panginoon, God, na bahay, Panginoon, na ito po ay gagamitin para sa ministry mo, Panginoon, God, at para, Panginoon, sa pagkikitaan namin, Lord, na magamit din sa ministry. Aking mong panalangin, Panginoon, sa nilakad na permit, O God, patuloy ka, Lord, O God, na kumilos sa bagay na ito, O God. Lord, wala po kong magawa kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon. Yung aming mga kahinaan, Lord God, ito po ay tinatanggap namin, Lord, at inaamin namin, Panginoon, sa aming personal na pagkatao, but we believe, hallelujah, na yung ikaw ay makapangyarihan ng Diyos, na may kakayahan po, Panginoon, O God, hallelujah, magpalakas at gawin kami, Panginoon, matatag, Panginoon, O God, sa mga bagay-bagay na aming hinaharap, Lord. Salamat po ng marami. Purihin ka po, Panginoon. I-bless niyo po bawat pinagkikitaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa litang kapatiran, lahat ng viewers, Panginoon, sa mga trabaho, Lord God, kayo po ang mag-bless, O God, sa lahat ng ito. Ako po yung umaasa, Panginoon, at anong palataya, O God. Kaya ang lahat ng ito, Lord, ay amin sa palatayanan, Panginoon, at inaangkin po namin ngayong gabi na ito po ay kakamti ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Salamat po ng marami. Purihin ka. Luwalhatiin po ang iyong pangalan. In the name of Jesus, we pray, Lord God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Praise God. So, salamat sa Diyos, mga kapatid, at sa lahat ng ating viewers nandito.
It's already 14 mga kapatid. Praise God. So, ingat po tayo. God bless po sa inyong lahat. Samahan kayo ng Diyos. Ingatan po kayo ng Diyos, mga kapatid. Abangan nyo po bukas ulit, mga kapatid. Praise God. Abangan nyo po yung live po. Isa sa ating mga magagawa, Sir Ivy, siya po ay magla-live bukas, mga kapatid. Praise God. So, abangan nyo po sa oras ng alas 7. At kung gusto nyo po, mga kapatid, praise God, ma-update kayo, makalimutan po ninyo, ipalo nyo na po ang ating pong page at i-click nyo po yung notification bell, yung page natin na ito, para po na maging updated kayo sa pawat live po natin, mga kapatid. Praise God. So, salamat po sa inyo at good night everyone. Good night din po, sabihin po ni Sister Myrel. God bless po sa inyong lahat.